Good morning mga boss! Ngayong araw ay kikilala natin ng isa sa mga cultural artists natin sa Pilipinas na kilala sa Asia at sa iba't ibang panig ng mundo. Siya ay nagpapalawig ng cultural excellence at artistic excellence din. Siya ay walang iba kundi ang artist na si Roy Veneracion. Ngayon nandito ako sa National Commission for Culture and the Arts para saksihan ang kanyang mga obra. Audience kung sino po si Roy Veneracion bilang isang artist. Ang karakteristik ng art ko yung natawag kong syncretic art or syncretism wherein I mix abstraction or modernism and figures, traditional art. So, kailan po nagsimula yung concept nyo po ng syncretism? I think mula nung 1974. From the time I graduated, na-trace ko nandun ang pangalan, pero it was there in my work, trying to bridge things, to bridge gaps. Nakikita ko na napapagsimula ng pag-aalita ng mga tao, pagkakaitinda, pagkakaunawaan, gano'n. Ito pong painting na nasa likod natin, or nasa tabi po natin, paki-explain naman po kung anong story behind this artwork. Ito medyo visual pun ito eh. Parang takes you from ngayon, present, to the past. Kasi si Urdua, yung Cebuana princess who fell in love with one of Magellan's shipmates. And then, na-in love sila para si Pocahontas. And then the father converted to Christianity. Yung pala, may alitan sila nung nilapu-lapu sa Mactan. So, kasama ng mga Espanyol, in-attack nila yung Mactan. Silapu-lapu. Pero alam mo na consequence, di ba? Pero anyway, because of that, na-convert sila sa Christianity, naging na-pave yung way para sa colonization eh. Kasi Manila sumunod. Si Urdua medyo naging ambassador of. Ano naman po ang story behind this one? Ito naman ang title, Ghost Tales, tungkol sa mga multo. So another one of those beliefs is itong dalawa. Tumatakbo sila kasi may nakita sila doon, no? Yung isang aspect ng or isang character ng syncretism is yung pareidolia. Pareidolia is the capacity of the mind to see things in abstract patterns. Like when you see a face in the moon, that's pareidolia. This one is a commentary on global warming. Kasi you see the word Debo, and here you see fish, man, fish. So by Debo, I mean devolution. Kasi dahil sa nangyayari sa global warming, tataas yung tubig ng dagat, di ba? Dahil natutunaw na yung ice, ng ice caps. So ang tubig sa magiging 150 feet. So yung civilization natin malulubog na sa tubig. And then siguro mapipersa tayong maging isda ulit. So devolution. So, yung from fish magiging tayo tao, and then magiging ulit tayong isda. Siguro, sabi nila, by this century, kung hindi tayo titigil na maggamit ng fossil fuel, ang Eiffel Tower malulubog na, saka Statue of Liberty, lubog na rin. Sir, lastly, can you kindly invite our audience na pumunta po sa exhibit ninyo? Mga kababayan, saka mga kapwa artist na mahilig sa sining, pumasyal po kayo dito sa the NCCA Gallery sa Intramuros, Manila. And siguro, para makita itong exhibit to, at saka makita yung mga iba pang exhibit ng NCCA. Magandang lugar namang Intramuros. Or you can also visit the tourist sites like San Agustin Church, everywhere. Hanggang kailan po yung exhibit ninyo? This will go on until the 30th of this month. Hanggang sa katapusan ng buwan pa. Thank you. Ayun po, katulad ng paanyaya sa inyo ni artist Roy Veneracion, pumunta na kayo dito sa National Commission for Culture and the Arts para saksihan ang kanyang mga natatanging obra na hindi lamang sa ibang bansa nakikita, pati rin dito sa Pilipinas. Laylin Caraga pa sa Cultural Review.